May I request everybody to please stand? At kung kayo po ay nakatayo na, please open your Bibles with me in the book of Luke, chapter 11. Basahin po natin ang mga talata sa verses 1 to 4. Okay? So basahin ko po ano? Luke chapter 11, verses 1 to 4. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Verse 2, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Verse 3, give us day by day our daily bread. Verse 4, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Ano po, let's bow our heads, close our eyes, let's pray. Diyos naming dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito po, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, malapit sa iyo, Panginoon, nagpupuri. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw pong manguna sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ikaw pong maitaas, ikaw pong mapapurihan. Humingi po ako ng tawad sa mga kulang pagkasala. Ako po ay maging karapat-dapat na maging instrumento. Ihayag ang iyong salita. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ito pong mensahe ay maging pagpapala at ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan. Aking salamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na pong maupo ang lahat. Okay, sa ito pong binasa natin na talata, ano, at mag-focus tayo po dito sa verse 1, makita po natin diyan na kung saan ang disciples, ano po, sabi niyan, Lord, teach us to pray. Ano po, usually, ano, tayo pag may mga bagong mananampalataya na nais natin na matuto, ang nangyari ay binibigyan natin sila ng pagkakataon na sila ay manalangin. Alam niyo po, one time doon po sa aming opisina, may mga kasamahan din po ako doon na Baptist. Pagkatanghali, nagkakasabay kami sa pantry at mayroon doong isang bago na mananampalataya at sabi nila, oh, Brad, ikaw naman mag-pray ngayon para matuto ka mag-pray. Ano? So mayroon pang hesitation, ano? Yung bagong mananampalataya, mayroon pa siyang hesitation. So, inobserbahan namin siya. Tapos, sige, subuk ako mag-pray. Dalangin siya. Sabi niya, Lord, salamat. Salamat sa aming kumpanya. Salamat na kami ay sumasahod. Salamat sa mga pagpapala at lalo na sa pagkain sa harapan namin. Ang dalangin ko po na itong pagkain na ito ay magsilbing. Ang pagkain nito ay magsilbing booster sa aming katawan. Salamat po. Amen. Ganun siya. Pagkatapos niya manalangin, sabi ng isa namin kasamaan, Brad, ginawa mo naman kaming manok. Yan. Alam mo, pag nakita po, naturally, I believe sa aking natutunan sa ating mahal na pastor, that kind of way is yung training to pray. But the Bible says is to teach. Ano? Lord, teach us to pray. Ako po ay tumatayo dito sa inyo, sa unahan ninyo na natututo pa rin at gusto pa rin matuto sa pagdating sa panalangin. Ano po? Kaya we are so thankful for having a beloved pastor that is not training us to pray but teaching us to pray through the Word of God. So yun po pag-aaralan natin dito sa oras nito, sa sabi dyan, the disciples said, ano po? Sabi dyan, Lord, teach us to pray. Ano? Paano ba ito? Paano ba ito naitanong nila? Yung kagadang, bakit naitanong, hindi ba sila marunong manalangin? Hindi ba sila marunong lumuhod? Hindi ba sila marunong pumikit ng mata at magsalita ng panalangin? Natanong nila po ito, ano? Sa pagtitingnan po natin itong sa Luke, dito po tayo, ano? Sa Mark 6:46. Ito po yung itrace natin, bakit nila ito naitanong? Mark 6:46, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Yan po ang ating Panginoong Jesus, para siya ay manalangin mag-isa at kailangan pa pumunta, ano, sa isang lugar na he is alone, the mountain to pray. Matthew 14:23,
And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. Matthew 14, 23. Ito pa po sa Luke chapter 5, verse 16. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Luke chapter 6, verse 12. And it came to pass that in those days that he went out into the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. Luke 6:12. Yan. So makita po, kaya naging curious po itong mga disciples, Lord, teach us to pray. Ang tanong niya, Lord, teach us to pray. Hindi sinabi na, Lord, teach us how to pray. Ang tanong, teach us to pray. Tulungan, turuan mo kami paano na manalangin kami ng tulad ng iyong panalangin. Ano po? Lord, teach us. And that is what we are going to study sa pagkakataong ito. Ano po ba ang what's the difference itong panalangin ng ating Panginoong Hesus na kung iba isipin na pwede naman tumayo na lang, kumikit, lumuhod, magsalita Pero ano po, yun nga po, pagka ang tayo ay ginagawa natin para magturo, ay tinitrain natin. But we will learn this ito sabi dito, to teach us to pray. So number one, kung may nais na matuto sa panalangin, manalangin sa Panginoon. Look at verse 2 in the Luke chapter 11, verse 2. Nung tinanong nila ang Panginoon na teach us to pray, the Lord said in verse 2, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. So number one, sa ating Lord, teach us to pray. Hindi again, hindi po ito, Lord, teach us how to pray, but Lord, teach us to pray. Number one is, number one, have an intimate relationship with God. The reason po kung bakit ang mga kahit na mananampalataya na may relasyon sa Panginoon ay hindi makapanalangin ng taimtim. At alam niyo po, yung even to attend a prayer meeting is a struggle. The number one problem is their relationship with the Lord. It's not that intimate to drive them to attend the prayer meeting. Not even to drive them to bend their knees to pray to the Lord. Kaya nga po, a believer that fears God, honors God, pray, give praises to the Lord, have an intimate relationship to our Lord, to our God, makita niyo po na ang buhay niya po ay hindi na kaila sa kanya ang panalangin. Just like our Lord Jesus Christ, tulad sa mga binasa natin previous verses sa Mark 6:46, and when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. Ayaw niya po na magambala ang kanyang pakikipag-usap sa Ama through yung panalangin. Kaya nga, nakakalungkot may mga mananampalataya na attend ng services, pero kapagdating sa prayer meeting ay madaling nai-neglect. Because there is something in the way between God and His relationship with the Lord. May mas mahalaga pang bagay. Kaya nga, kahit maturuan natin yan ng ACTS, ayan, adoration, confession, thanksgiving, supplication, but if the relationship is not intimate with God, they will not learn to pray. Look at John 17:25 to 26, the relationship of our Lord Jesus Christ with the Father. Sabi niya, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that thy love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Nakita niya po yung relationship ng ating Panginoong Jesus with the Father, that intimate relationship. Kaya nga pag tayo po ay naipit sa ganun din pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng struggle manalangin, magsimula manalangin, mag-attend ng prayer meeting. Alam niyo po, this Ekklesia, our pastor provided us already the prayer network. Pero nakakaligtaan pa rin natin, Because there's a problem with our relationship with God. That intimacy, At kung maalala ko po, isa yan sa ating mga lessons sa Discovery Discipleship. I believe nasa direction ata po yun. Get intimate, with the Lord. So yan po ang number one, sa ating Lord, teach us to pray. Have an intimate relationship with God. Kakalungkot, magiging bakante ang ating mga upuan during prayer meeting.
because they have more important things to do than to pray to the Lord because of the relationship, their relationship with the Lord. So number two, as we continue in verse 3, give us day by day our daily bread. So number two is daily dependence on God for provision. Okay, so hindi po iyan na daily dependence on God's provision, but daily dependence on God for provision. Alam niyo po, kapag tayo ay naging dependent doon sa provision ng Panginoon, the moment we receive that provision, we receive that blessing, makakalimutan ng Panginoon. But the time that it's depleted o nawala na, ubus na, maalala na naman natin ulit ang Panginoon, doon na naman tayong mananalangin. Kaya hindi consistent po ang ating panalangin sa Panginoon. Dahil nakadepende tayo doon sa provision, hindi doon sa nagbigay. Ano po? We believers, ano po, we don't depend on God's provision, but we depend on God who gives, who provides those provision. Kaya nga po, kapag ang Panginoon ay nagbigay ng pagpapala, ito man ay labis o ito man ay sapat. Ayoko naman po sabihin na kulang, na hindi po nagkukulang ang Panginoon. Pag nagkulang po ito, tayo po ang may problema. Ano po? Dahil po dito, maging labis man ito o sapat, nandiyan pa rin ang patuloy na panalangin natin sa Panginoon. Hindi man tayo hihingi, pero maririnig sa ating mga bibig, sa ating panalangin, ang pasasalamat natin sa ating Panginoon. Matthew chapter 6, verse 25 to 26. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ano po, nakita niyo po, ano na, ang ating Ama, ang ating Panginoon, kung ito po ang mga, yan mga fowls in the air, no? The Lord would provide, would feed them. How much more tayo po na mananampalataya, ano? Kaya nga, if we are dependent on God who gives provision, ano po, for sure po ang ating prayer life po natin sa pang-araw-araw, ano po ay, ano po yan, ano? Always dependent on God. Nakakalungkot kapag ang isang mananampalataya ay nanalangin ng trabaho, pinagpala ng Panginoon ng trabaho, kaso nakalimutan ang Panginoon. Nung natanggal sa trabaho, doon na naman naalala ang Panginoon. But if a believer would always depend on God, ano po, na siya ang nagbigay ng trabaho, ang kanyang panalangin ay sa araw-araw ay salamat Panginoon sa trabaho. At itong trabaho Panginoon ay sana ay hindi maging sagabal sa aking paglilingkod sa iyo. Matanggal man ang trabaho, patuloy pa rin, ano, sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niya na ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang pwedeng kumuha po nito, ano. So isa po yan, ano, sa Lord, teach us to pray. Number one, to have an intimate relationship with the Lord. Number two, daily dependence on God for provision. Masahin ko po ang Deuteronomy 8:18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which I swear unto thy fathers, at it is this day. So makita po natin dyan, ano, na ang Panginoon ang nagsusupply ng kalakasan kung bakit tayo ay nakakapag-trabaho. Kaya nga, sa pang-araw-araw, nagpapasalamat tayo, Lord, salamat sa iyong biyaya na kalakasan dahil kami po ay nakakapag-trabaho. Salamat, Panginoon, na walang, hindi mo kami nagkakasakit. Ano? But if, ano po, we are not doon sa may problema tayo sa ating panalangin, naaalala lang ang Panginoon kapag tayo na ay nagkasakit, hindi na makapasok ng trabaho. Ano po? So number two is daily dependence on God for provision. Okay, and ano po, number three, if we will look at in verse 4, sabi po diyan sa verse 4, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to
to us. Yan po, diyan po muna tayo. Ano? Okay, so tayo pong mananampalataya. Ano? We are not just after the material blessings, ano, mga ganyang bagay na pagpapala ng Panginoon. We are also concerned with our standing before God. So number three is acknowledging the need of God's mercy. Alam niyo po, ang isang mananampalataya, kapag hindi niya po nabigyan ng nakita niya ang kanyang pangangailangan sa awa ng Diyos, ay kaya niyang mabuhay na hindi manalangin sa buong araw. But ano po, if a believer who really have experienced the mercy of God in his life, and he will realize and he will acknowledge that I need God's mercy every day in my life. The moment na pagbangon natin sa umaga, pagising, Lord, salamat sa iyong awa at kayo po ay ginising niyo po ako ulit. At hindi pa dyan nagtatapos, papanalangin ulit po natin, Lord, patuloy niyo po kayong maawa sa amin sa buong araw na kayo pong mag-ingat sa amin, wag niyo pong hayaan na may mangyaring masamang bagay, hindi lang sa aking pamilya, hindi lang sa aking pamilya, sa aking mga kapatiran. Hindi po, always dependent on God, on acknowledging the need of God's mercy. And always, ano po, makita natin yan ang paghingi natin ng tawad sa ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. Kaya nga po, ma-distinguish po natin ang pagkakaiba, lalo na sa panalangin, ano po, pagdating sa mga unbeliever and to the believers. We are also concerned about our standing before the Lord. And the moment that we know that we have sinned before God, we would always come to the Lord in prayer. Ano po, kaya nga, isa yan, ano, sa makita natin na pagdating sa panalangin, pagdating sa paglapit sa Panginoon, nandun po yung ating paghingi ng awa ng Diyos. Ano po? Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. It is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Yan. Pag-ising na pag-ising sa umaga, Lord, salamat. At kami po yung binulat ulit. Salamat sa iyong awa. Ano po? It means, ano po, if we really have experienced the mercy of God and we have realized and acknowledged that we really need it, yun nga sabi ko po, ano, a day will not end without us asking for the mercy of our Lord. But sad to say, ano po, ano, may mga mananampalataya that could go to a day without asking for the Lord's mercy. Yan po, ano. So number one is, Lord, teach us to pray. Number one is, have an intimate relationship with God. Number two, daily dependence on God for provision. And number three, acknowledging the need of God's mercy. And number four, yield to God's will. Tuloy po natin yung ating binasa ng verse 4, Luke 11, verse 4. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So number 4 po is, Lord, teach us to pray. So number 4 is, yield to God's will. Ano po? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So Lord, do not allow us, ano po, lead us into sin, or in transgression, or to mabuhay ng hindi ayon sa kanyang kalooban. Alam niyo po, mapapansin po natin yan sa ating mga buhay. Kapag nais natin na sundin ang kalooban ng Diyos, na doon po tayo makikita ang ating sarili na tayo ay mananalangin sa kanya. Lord, ano po ba ang nais niyo po sa aking buhay? Ano po? Lord, ano po ba ang dapat kong gawin na ikaw ay maitaas at mapapurihan? Kaya nga po na kung mapapansin niyo po, ano, every time that there will have an invitation sa ating mga worship services ng ating mahal na pastor, there are believers that would directly kneel down in prayer to seek the will of God, to check their lives, to see the will of God. Pero naman yung nakikiramdam na pag lungod siya, luluhod na rin ako. Ay, lungod siya, nakakaya naman kundi ako luluhod. Bakit? They ayoko naman sabihin na they don't care about the will of God, but I believe it's not their priority. Ano? But
if we, ano po yung concern natin sa will ng Panginoon sa buhay natin, we will always find ourselves na, Lord, ano po ba ang nais mo sa akin na ako hindi malayo sa iyo, hindi magkasala against sa iyo po, Panginoon. Ano? Kaya nga po, yun nga, pag ang isang mananampalataya ay hindi yan kinonsider sa kanyang buhay, ano po, hindi rin niya makikita ang kanyang sarili na lumalapit at nananalangin sa Panginoon. A simple prayer would be enough na masabi lang nananalangin. Kasi po itong request nila na, Lord, teach us to pray. This is not just another prayer that we hear in the streets or makita natin, but how the Lord would approach God. Ano po? So number four is yield to God's will. Look at Mark 14, verse 35 to 36. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that if it were possible that the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. Nakita niyo po, even the Lord Jesus Christ would pray for God's will na ito po ang mangyari sa kanyang buhay. Ano po, we would like always to consider that our life would be according to the will of God, a life that pleases the Lord. Ano po, kaya nga, yun nga po, ano, ito po sa isa, banggitin ko rin po sa isa sa mga natutunan, sa marami sa mga natutunan ko sa ating beloved pastor, kapag ganyan po ang ating desire is to follow the will of the Lord, we will find ourselves that how we treat prayer, that prayer should be our prevailing occupation. Ibig sabihin, sa pang-araw-araw nandiyan na talaga ang ating panalangin. Ano po, yan na po ang trabaho natin. Ano? Yan na po yung mga activity natin na hindi na mawala ano, sa ating buhay. Prayer should be our driving force in every undertaking. Sa lahat natin gagawin, we would like first to consult the Lord in prayer. Pukonsulta po muna tayo. Ano? Prayer should be our overwhelming desire. Naalala ko po sabi ng ating mahal na pastor, shower your ministry with prayers. Ano, para din pagpalain ang ating gawain. We praise and thank God ano, sa ganyan. Ano, and ating gawain po dito sa Qatar. By the grace of God ay kanyang pinagpapala. And isa pa po ay, prayer should be an outstanding feature of our faith in God. Ano po, kanyan po ang mangyayari sa atin if we would yield to God's will. Ano po, so makita po natin yan. So sa buhay ng isang mananampalataya. In conclusion, ano po, sabi yan, Lord, teach us to pray. Again, kahit turuan natin ng mga maraan, yan mga ACTS natin, ano po, but if they will not have an intimate relation with God, we will not daily dependent on God for provision, and we will not acknowledge the need of God's mercy, and we will not yield to God's will, we will not find ourselves praying to God. But if we are going to do that, ano po, tulad ng what the Bible says, we will find ourselves that our life will be a life that is built in prayer. Our family that is built in prayer. Our ministry that is built in prayer. So, I would like to take this opportunity to thank our beloved pastor for teaching us to pray. At ano po, makita natin na our life is built in prayer po dahil mayroon pong nagturo sa atin. Ano po? Kaya we can check ourselves right now. Ano pa ang aking buhay? Is my life built in prayer? Ano po? I hope and pray na tayo po ay napagpala sa oras na ito. Ano po? Tayo po ay sandaling manalangin at i-close natin ang mensahe na ito. Let's pray. Diyos naming dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na yung binigay sa amin na kami po ay nakapagrinig na yung salita. At talangin ko po, Panginoon, na kami ay nahamon at natuto, O Lord. Humihingi rin po kami ng mga patawad sa aming pagkukulang pagkasala, lalo na po, Panginoon, pagdating sa aming pananalangin. At ganoon din, Panginoon, sa aming, makita namin sa aming prayer life, O Lord. Talangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po gamitin ang aming mahal na pastor to teach us to pray, O Lord. And I pray, O Lord, that in everything we do, Ikaw lang po ang aming naitataas, Ikaw lang po ang aming napapapurihan. Ito ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po.